Muli, mainit ko po kayong tinatanggap dito sa aming dambana. Ang Tagalog ng shrine ay dambana. We are in the Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word. Ang ating pong location ay, to those in the online right now, YouTube and Facebook, we are in Quezon City, Philippines. 5 years ago, gusto kong ikwento sa inyo yung napanood kong documentary five years ago is a very extravagant documentary kasi yung presentation ng documentary film, yung 10 reasons why yung mga tao na 90 years old to 100 years old are still active, living a long and happy life. So yung documentary film pumunta sa South America, sa Cuba, sa USA para i-document yung mga buhay. And they found out 10. Yung tatlo, nasabi ko na last Monday. Pero ngayon, I'm going to talk about what is the top spot? What keeps people live a long life, a happy and fulfilled life? Sabi doon, ang pinakauna talaga, pinakadahilan ay dapat daw talaga yung tao meron siyang deeper sense of purpose in life. Let's dissect this, ha? Ibig sabihin pala, take note, life must have a purpose. A life without a purpose is not called life. It's only called existing. Existing ka lang. But if you want to call your life life, if you are living a life, it must have a purpose. So that's the difference. Tapos, dapat hindi lang dapat purpose. Dapat your purpose must be deep. Must be deep. So that's the calling of God. Not shallow, but deep purpose in life. So take note of that. Para po maging klarado yung we are in the same boat and one page, nagkakaintindihan tayo, we have to define. Ano ba ang ibig sabihin ng purpose? Well, we can get it by knowing the root word. Ito palang word na purpose, galing po sa French, old French word na purpose. Meaning ay reason. Reason. Meaning, when you are doing something, you know the reason behind why you are doing. O gusto mong pumabuhay sa lupang ibabaw, you know the reason why you want to continue living. O you still want to continue in marriage, you want to save marriage, you clear reason why you want to continue marriage, or you want to have a good life, you want to finish your study, you know the reason. So that's what you call purpose. Pero mas pinasimplified po ito ni Viktor Frankl sa kanyang librong Search for Meaning. Sabi niya, a purpose is you have something to live for. How can I know that if I have something to live for? Sabi ni Viktor Frankl, then search. Because a person who doesn't anymore search is what you call resignation. Kung ayaw mo na mag-search ng purpose, then there's another opposite, resign ka na sa buhay. Kaya nga one time, ng last year, na nasa kasagsagan po ng pandemic, may nabasa akong story na mag-asawa. Bata pa yung husband, nagka-COVID, at siya yung naka-oxygen na siya eh. Tapos, alam niyo naman, pag nagka-COVID pala, panghinaan ka. Yung asawa naman, araw-araw tumatawag sa cellphone. Alam mo sinasabi ng wife sa kanya, Roelio, may purpose pa ang buhay mo, kapit ka lang. So, araw-araw ba naman ipaalala sa'yo ng asawa mo na may purpose pa ang buhay mo? Di ka ba niyan paglakasan ng kalooban? So, sa mga nakikinig ngayon, mamaya, tell that to your wife or husband. May purpose pa ang buhay mo. O kung may mga anak ka, mamaya, tell them, may purpose pa ang buhay mo. There's always a reason to live for. Do not resign yet. There's always find the cause, reason to move you so that you can keep going. Malaga ang purpose kasi noong panahon, ang mga bangka noon, wala pa naman makina. Ang ginagamit lang ay yung parang trapal, you call it sail, para to get wind. Pero hindi mahalaga yung sail. Ang pinakamahalaga,
yung sa ilalim nun ng boat, you call it rudder, siya yung magbibigay ng direction. Kasi kahit malakas pa ang hangin, malakas pa yung trapal mo, if you don't have direction in life, you'll not go anywhere. Liliparin ka lang ng hangin. So ang purpose is not the wind. The purpose is not the sail, but the direction that gives you. So you see, so always dapat klarado, identify what are the things left na pwede pang to push you move forward. I am telling this kasi po yun ang point ni Jesus sa gospel. Kaya yung mga tao ng time nila Noah at nila Lot were destroyed. Bakit? Ano kanila naging purpose lang sa buhay? Very shallow. Ang pinag-aksaya lang nila ng kanilang buhay is their focus is only to eat, to drink, to be merry, to be happy, to enjoy, planting, building, selling, buying. Well, those are important for survival. But sabi ni Jesus, ang hamon niya sa atin, we are here on earth not only to preserve ourselves. Sabi ni Jesus, whoever seek to preserve only his own life will lose it. And whoever lose his life or her life will be saved. Ibig sabihin pala, pag mag-set kayo ng purpose, do not only include yourself, include others in your plan. Include others in your strategy. Include others in your grand plan. A plan will only be grand plan if you include other people. So always keep that in mind. So for Jesus, the only way to live a fruitful life is to, para sa Kanya, only when you lose it, you will be saved. To give you, to further this, ano, then ang tanong, how Father, then who will help me find my purpose in life? Ang sagot po dito, to have a deeper sense of purpose in life, it all starts when you are always in touch with God. So always remember that, always be in touch with God. Your life should and must always be rooted in God, because ultimately, God is the reason and purpose why you are here. Sino pa namang bibigay sa atin ng kadahilanan na magpatuloy sa buhay, kundi yung gumawa ng buhay mismo at ang Diyos. A life without a God is rootless. Rootless. If we are not in touch with God, we are like plants who has shallow root. Di ba yung plant na mababaw lamang ang kanyang ugat? When frustration comes, anxieties, problems will easily be uprooted or crumble. I want you to watch the story of Bella Hadid. This week, naglabas siya ng kanyang ano, di ba, yung one of the top models in the world, very beautiful top model. Then she related sa social media that for the past month, she's been struggling with mental health. She is ano yung burnout and depression. Kasi sabi niya, as a model, meron siyang 45 million na Instagram followers. Wala pa siguro yung Facebook dyan. Siyempre, for the most part, she is ano, maintaining her self-image. He live for what people think. Okay ba yung damit ko? Maganda ba ako? But alam niyo naman, God asks us not to live according to the expectation of the world and others, but to live in His own expectation. To live in expectation of God. Ang tanong, ano Father na expectation ng Diyos sa atin? What is He expecting from us? That you live a peaceful life. That you live filled with love, freedom. Magkaroon kalayaan ang buhay. Kalayaan sa lahat ng bagay. Kalayaan from worry, from sin, from selfishness, freedom. Freedom from what? From anything that attach you. Kaya nga, always remember to be rooted and know your root. Remember who you are. Yan po ang nangyari doon kay sa Lion King. Alam niyo yung Lion King na cartoon? Lion King na play? Ang nangyari noon pala, di ba yung uncle ni Simba, inagaw yung kapangyarihan kay sa tatay niya. Inagaw. So, si Simba, siya sana ang tagapagmana ng kaharian, pero he was exiled. Tapos, nagising siya, nandun na siya sa forest,
buti naman napunta siya sa kamay nila, timon at pumba, wild boar at yung meerkat. Eh, mga fun-loving people yun eh, masasayahin. Doon na lumaki si Simba, comfort lang, ang kanilang buhay ay Hakuna Matata. Hakuna Matata, no responsibility, no problem, magpakasaya lang, world, Hakuna Matata. Ngayon, nahanap itong si Simba na kanyang friend. Tapos sabi, balik ka na doon sa karaan natin because agawin mo na yung kinuha na ano natin, you are the savior of our people. Sabi ni Simba, what for? Nandito na yung buhay sa ano, Hakuna Matata, don't anymore bother me. Hakuna Matata, okay na ako kay Timon at kay Pumba, I'm happy here. But you know, what convinced Simba, saan siya naantig? Sinabihan siya dalawang bagay. Sabi ng friend niya, know who you are. Ganoon din po sa atin, when you feel so down, you are resigned already in life, know who you are. Ibig sabihin, know that you have a God, know that you have a mission, and know that God still want you to do something for you and for your family, reaching your goal. Pangalawa, sabi pa ng kapat ng kay Simba na kanyang kalaro dati, first, know who you are. At pangalawa, don't only think of yourself, isipin din niyo kami, umaasa kami sa iyo. So friends, when you make decisions, make it include in them in your strategy. To close this homily, some reminders. Always remember, you have a mission. Your life is a mission because you are here on earth, not by accident. Lahat na nakikinig sa akin ngayon, all of you here, each one is unique and you here not by accident. There is a purpose why you are here. Because from the very start, someone put you here for a life of love, a life of light. So don't forget that. Pag pinanghinaabo kayo ng kalooban, isipin niyo lang yung kwento ko kanina, yung COVID patient, sabi ng asawa sa kanya, may mission ka pa, may purpose ang buhay mo. Paglalakas ang katanan ng kalooban. Pangalawa, also be always in touch with this someone, the God to be the center and root of your life. Kaya nga po, as a closing, kasama pala dito sa story sa gospel si Lot, yung asawa niya, di ba? Yung Sodom and Gomorrah, fire and brimstone were already showering. Tapos sabi ng Lord ng angel sa kanila, just look straight. Kasi anybody who look, tumingin sa likod, will be turned into a salt of stone. So si Lot, the family, were really straightforward, tumitingin lang. Ito naman yung asawa ni Lot, dinapigilan, tumingin sa likod, then she turned salt. Anong point dito? Friends, let go of the side and at the back, meaning ready to lose pains in your heart. Kung may nasaktan ka in the past, you were deprived by the family, for sure maraming deprived ngayon na pandemic kasi money is scarce, may social distancing, mga parents cannot do their responsibility, maraming na orphan, they will not grow up with a mother. So, someday, maggalit sila sa COVID for taking their mother away. But sana, when this time comes, even pain, you have to let it go. Even pain in your heart. Even the false securities. So, kasi if you will do, keep on looking, titigas talaga tayo, like what happened to the wife of Lot, na maiwanan siya sa journey while si Lot continue. Well, this is only a symbol that to tell you, if you cannot really let go, talagang maiwanan ka sa journey and matitigas ka talaga. Do you want to continue moving? Then always search for your purpose. Look for something to live for. So again, God bless everyone. God bless to all of you.